seminar na ituro. Tama ba rin? Tama, sir. Hindi lang talaga natapat. Kasi hindi ko agad kayo pakinala. Nakilala na po agad kayo. Nalaman nyo na to, antimano. Anyway, to become successful, hindi daw ho sipag lang at syala. Hindi lang ho determinasyon. Hindi lang dapat pasensya. May tatlong factors na kailangan nyong malaman nang makapag-decision kayo ng tama. Ang buhay, decision lang yan. Decision kung may gagawin ka o wala. Tama ba rin? Decision kung babaguhin mo o hindi. Ang kahirapan daw ho na pag-de-decisionan kung kailan tatapusin. Sa bawat pamilyang mahirap, sa bawat angkang mahirap, kailangan may isang puputol ng kahirapan. Baka kayo na yun. Hindi natin na lang. Baka kayo na yun. Now, number one, to become successful, be your own boss. Kung nangangamuhan ka, kung nagtatrabaho ka para sa ibang tao, malabo pa sa sabaw ng pusit ang iyong pagyaman. To become successful, number one, be your own boss. Paano ka magiging boss? Have your own business. Unang sekreto sa pagyaman, kailangan ikaw ang boss. Para maging boss, kailangan may sarili kang negosyo. Kaya sinabi ko yan, may sarili sa negosyo. Diba? Kaya yung mga nagtayo ng negosyo, sila ang unang bumanda yung buhay. Na ngayon ay tinuturo na namin sa inyo. Have your own business. Hanggat nangangamuhan ka, ang lahat ng galit mo, iba ang nakikita. Okay? Number two, ay bago ko itong iwanan, hindi lahat ng tao gusto ng negosyo. Kasi nga, na-trauma. Nung bata-bata pa siya, nagtayo siya ng sari-sari store, nalugi. Nung bata-bata pa siya, sumali siya sa direct selling, nalugi. Noon, sumali siya sa networking, nalugi. Okay? Meron sa ating mga nag-try ng magnegosyo. Kaya lang, pag negosyo na ang pinag-uusapan, hindi pa natin inuumpisahan, takot na tayo. Bakit? Ang iniisip natin, pag negosyo, malaki puhunan. Tama ba? Anong negosyo ang pwede mong buksan sa ngayon, sa halagang 50,000? Aber? Anong negosyo ang pwede mong buksan, umpisahan sa panahon ngayon, sa halagang 50,000? Karinderiya, sir. Pwede. Pero sayang naman yung kulot mo kung magtitinda ka lang ng handel. Tama ba? Tama. Tama ba? Anong negosyo ang pwede mong buksan sa halagang 50,000? Computer siya. Kulang yun, sir. Kulang computer siya. Laundry business. Pwede. Ay, ang labanan ngayon sa laundry business, yung ano na, yung hulog-hulog. Kulang yun. Karahating na yun. Sari-sari store, 50,000. Ate Mel, sari-sari store, eto yung lote mo, nandito yung bahay mo, magtatayo nga dyan, yero, bubong, honey blocks, at kabila, kulang pa. Banana kiyo mo. Banana kiyo mo na niya. Makaroon nga rin ba? Okay. Tuhog-tuhog. Barbecue. Street food. Street food.
di ba yung mga franchise-franchise, Kikia? Ang mga 25,000, sir. Di ba? Kaya lang, kung ipupwesto mo lang sa kalsada, kung ipupwesto mo sa mall, umakapalit. Di ba? Now, to become successful, be your own boss, have your own business. Eh kaso, sir, ang hirap mag-isip ng negosyo. Kailangan siguro 100,000 pataas. Okay? Number two, to become successful, kailangan mong malaman yung power of multiplication. Okay. 2 times 2. 6 times 6, 10 times 10, 100. Di ang gagaling yung mag-multiply, di ba? Payaman. Hindi yun ang ibig sabihin. Know the power of multiplication, ang ibig sabihin ito, multiply. Law of leverage. Kailangan daw, alam mo, ang tinatawag na law of leverage. Ano ang leverage? Pagpaparami. Pagpaparami. Pag mag-isa ka pa na nagpunta ng abroad, kumakayod ka, mag-isa ka na. Pag mag-isa ka, sir, na nag-ahente, ang kumakayod, mag-isa ka na. Pag mag-isa ka lang na nagtayo ng sari-sari store, ang kumakayod, mag-isa ka na. Ang pinakamabilis daw na paraan ng pagpapayaman ay gamitan mo ng prinsipyo ng tawag ay law of leverage. Magparami ka. Magparami ka. Paano? May nakikita ba kayong maraming 7-Eleven? Yes. Yung may-ari niyan, mayaman hindi. May nakikita ba kayong napakaraming Jollibee? Yes. Ang may-ari niyan, mayaman hindi. May nakikita ba kayong maraming SM? Yes. Ang may-ari niyan, mayaman hindi. Mayaman. Pag nakakakita kayo ng maraming katulad ng negosyo, may-ari niyan, mayaman. Ang problema, yung ginagawa mo, mag-isa lang. Kaya ka mahirap. Ang sikreto pala, para yumaman at mabilis, ay magparami. Yun pala ang isang sikreto. Okay, bibigyan ko kayo ng konkretong halimbawa. Paano kumikita ang isang empleyado? Okay. May mga kakilala kayong empleyado, di ba? Yes, sa pamilya niyo may mga empleyado, di ba? Yes, okay. Ang isang empleyado, nagtatrabaho siya 8 hours a day. Times 5 days a week. Times 50 weeks in 1 year. Ilang weeks meron sa isang taon? Ilang weeks meron sa isang taon? Sa isang taon, meron 12 months. Tama? Sa isang taon, meron 52 weeks. Kinocompute ang 50 dahil 1 week Christmas vacation, 1 week summer vacation. Kaya ang kinocompute, 50 weeks. Okay? Ilang taon nagtatrabaho ang isang empleyado sa kanyang kalambuhan? Ilang taon? How many years nang magtatrabaho ang isang empleyado? 60. Okay. 60? Okay. Sa Pilipinas, merong trend. Sa edad na 25? 45 years, sir. Makinig. Sa Pilipinas, merong trend. Sa edad na 25, dapat regular ka na. Pag hindi ka na regular sa iyong trabaho sa edad na 25, mahihirapan ka na maging regular. Yes.
Bakit? Ang mga employer, mag-hire ng bago. Mag-hire sila ng bago. Pag lumagpas ka sa 25, mahihirapan ka na muling regular. Okay? Sa Pilipinas, may batas. Sa ayaw mo sa gusto, sa edad na 65, forced retirement. Bawal lumabas. 40 years ang sagad na termino para magtrabaho ang isang Indiyano. So, 8 times 5 times 50 times 40 years. Ilang oras lahat yan? hours. Kung may kaibigan kayo kapag-anak na empleyado at regular na siya sa kanyang trabaho, eto ang binubunog niya. Yan ang buhay niya. Okay? Magkano ang minimum wage per day? Okay, bago. Sa Manila, 537? 560 yata, sir. 37? Jayla! Yung sabi sa inyo na pa. Minimum wage. Jay. Tulog. Ay, tulog. 537. 537. Araw-araw may nakikita kayo ng empleyado, di ba? Nakikipagunahan sa pagsakay ng tricycle, jeep, bus. No. Nakapila, nakikipagunahan sa pagsakay ng MRT. Yes. May mga nakilala kayong empleyado na kahit birthday niya ayaw umabsent. May mga kaibigan at kamag-anak kayo na kahit namatayan, ayaw umabsent. Tama ba rin? Deserve ba nila? Ang lagi kong pinatanong, anong pinaglalaban ng isang empleyado? Araw-araw, ayaw malin? Ayaw umabsent? Anong pinaglalaban? 537 a day. Yan ang pinaglalaban nila. Ang pinaglalaban nila araw-araw ay yung halagang 537 pesos a day. Bahang-baha gustong pumasok. Kasi pag hindi pumasok, bantuhasan ng 537. Gigising ng napakaaga, makikipagunahan at makikipagsiksikan sa pagsakay. Makarating lang sa oras. Kasi pag na-late, babawasan. Ang tanong, anong pinaglalaban ng isang empleyado? 537 pesos a day. Makatarungan ba? For me, hindi. Paskong-pasko, pumapasok. Diba pagka Christmas Day, December 25, maraming empleyado pumapasok sa halagang 537 pesos. Di ba nakakalungkot? Ang tawag sa English, pathetic. Napaka-pathetic, di ba? Kawawa. Kasi, hindi sila ulat sa katotohanan na ang pinaglalaban nila kakapiranggo. Okay. Ang isang empleyado nagtatrabaho 8 hours a day, 5 days a week, 50 weeks in 1 year, times 40 years, sa kabuuan, 80,000 hours. Halimbawa, ako ang boss. 537 pesos divided by 8, pagkano to? Calcium? 537. Divided by 8 hours a day. 67.50 per hour. Kaya pala ayaw mali. Kasi pag nalit natin sa oras, bawas ng 67.50. Halimbawa, ako yung boss, sa example natin, i-round off na lang natin ng 50 pesos per hour.
Ilan to? 4 million pesos after 40 years. 40 years. Nagtrabaho ng nagtrabaho ng nagtrabaho kahapon nag-retire, edad 65 years old. Ang tanong, hawak niyo ba yung 4 million? Hindi na eh. Naubos na. Wala pang 15 at wala pang 30, ubos na. Kaya maraming matatanda ngayon dependent sa mga anak. Maraming matatanda sa ngayon, mga retiree, nakadepende sa mga anak. Kaya ho sa Pilipinas, mas marami ang mahirap kasi mas konti ang negosyante. Sa mga bansang mayayaman, Japan, Middle East, mga negosyante sila. May nakita ka na bang OFW yung Arabo? May nakita ka na bang Hapon na OFW alam overseas worker? Wala. Wala kang makita mga Hapon na overseas worker na mga naglilinis o nagpumaano kasi mayayamang bansa sila. Now, ito ang dahilan bakit maraming namamatay na nag-iro. Nagtrabaho lang, nagtrabaho lang, nagtrabaho, pagtanda naman. Kasi sa pang-araw-araw, yung sinasahod niya, kulang pa nga sa sarili niya. Okay, bibigyan ko kayo ng pangalawang halimbawa. Boss. Karamihan ng boss, pag gusto nilang magbakasyon, magbabakasyon sila. Karamihan ng boss, hindi naman araw-araw na pumapasok. Tama? Yes. Okay. Sa example natin, ang boss, meron din siyang 8 hours per day. Kaya lang, dito, meron siyang 40,000 na workers na nagtatrabaho para sa kanya. 8 times 40,000. Ilan yan? 320,000 hours nino? Ni boss? Kung ang isang boss nag-hire ng 40,000 na manggagawa, ang bawat manggagawa nagtatrabaho para kay boss, umabsent o hindi, si boss, meron siya 320,000 hours para sa kanya. Ang bawat empleyado, sinasahuran niya. Ang tawag sa sahod, yield. Yung perang ibinabayad ng boss sa mga manggagawa, ang tawag doon yield. Dito, halimbawa, bawat empleyado binibigyan ng 10 pesos per hour. Bawat empleyado nagpapasok ng 10 pesos per hour kay boss. Sa example natin, si boss kumita ng 3.2 million per day. Nai-imagine nyo ho ba? May isang boss, may 40,000 karaming empleyado na kumikita ng 3.2 million a day. Posible ba itong totoo? Yes, yes. Yan. Sino may-ari ng SM? SM. Ilang brands meron sa buong mundo? Bawat brands may manager. Bawat brands, ilan kaya empleyado? Di ba kanya pa ang banko? Yes, sir. Kanya pa ang real estate? SMBC, kanya rin. Di ba? So, hindi lang 40,000 ang tao niya. Etong example na to, ginawa noong 1987. Etong example na to, ginawa noong 1987. Noong 1987, may isang Pilipino na nagdeklara ng kanyang income, 3.2 million a day.
sa income tax niya, sinabi niya na siya ay kumikita ng 3.2 billion a day. Ang sabi ng gobyerno, manloloko ka. Bakit kaya sa gobyerno, manloloko ka? Hindi naniniwala. Hindi naniniwala ang gobyerno sa diniplir niya sa DIR. Oh sir, kasi complete na nila yan. Pinaratangan siyang tax evader. Sino ang pinakakilalang negosyante na pinaratangan tax evader noong 1987? Nasa balita siya sa TV at sa Jato lagi. Siyempre niya tax sir. Lucio Tan. Siya si Lucio Tan. Yung mayari ng ano. Si Lucio Tan, noong 1987, sinabi niya na kumikita siya ng 3.2 million a day. Ang ginawa ng gobyerno, sinilwester lahat ng negosyo niya. Kasi manluloko siya. Hindi diniklara ni Lucio Tan ng totoo. 3.2 million sa atin nakakalula kay Lucio Tan, bali niya. Kanyang Philippine Airlines, noong panahon na yun, di ba? Kanya ang napakarami mga negosyo. Kaya nung nabigyan siya ng 3.2 million a day, hindi naniwala ang gobyerno. Ano yung point? Ano yung ibig kong sabihin? Isa siyang boss na may 40,000 workers, kaya kumikita siya ng 3 million a day. Kaya pala tayo hirap na, hindi pa yung mayaman kasi nagtatrabaho lang tayo gamit ang dalawang kamay. Sila gumagamit ng tao. Kailangan nyo itong intindihin. Hindi sipag at syagat. Wala na siyang kasipag-sipag dyan. At wala na siyang katsyaga-tsyaga dyan. Wala na. Para maging mayaman, dapat ikaw ang boss, may sarili kang negosyo. Number two, mamimili ka na ngayon kung empleyado ka o boss. Mamimili ka na. Kaya kung empleyado ka sa oras na ito, ipagpatuloy mo yan. Good luck, sir. Pangatlo. Good luck, Ate Mary. Pangatlo. Identify big and small money. Kailangan daw kilala mo ang pera. Hindi lahat ng tao kilala ang pera. Okay. Orange. 20. 20. Pula. 50. Violet. 100. 200. Brown yellow. Blue. 1,000. Ipakilala mo ang pera. Pero kilala mo ba talaga ang pera? Kung paano ka kumita, dapat kilala mo ang pera. Ang isang empleyado, sinasamura ng 537 a day. Araw-araw, nakakapagtaka, maraming nag-apply ng trabaho. Diba? Walang ibang bukang bibig ang mga tao maghanap ng trabaho. Sa halagang 537 a day, hinahanap nila. Dala-dala yung mga envelope, nag-apply-apply. Yung CV nila, sir. Diba? Sa halagang 537, lakad sila ng lakad. Araw-araw ng DPS, magpapa-interview, mag-exam. Sa halagang 537. Nung graduate ako ng college, hindi ko naisip na mag-a-apply ako ng trabaho. Hindi ko talaga inisip na mag-a-apply ako ng trabaho. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, sayo ng kagwapuhan ko, magtsatsaga ako sa minimum wage. Sinasabi ko sa sarili ko. Ang galing-galing ko sa college, nag-aral ako ng civil engineering at accounting. Tapos mag-a-apply lang ako ng trabaho, mag-uumpisa ako sa minimum wage. Idagdag pa yung kagwapuhan ko. Kung sayang naman, utos-utosan ako ng boss, aba hindi ko yung kaya. Hindi ko yung maating. Yung trabaho, ipapagawa sa akin, sa minimum wage, no way. And never kong piniling magtrabaho. Ang plinano ko mag-negosyo. Kasi nabasa ko na to, college pa ko, nabasa ko na to. E simple lang ang pangarap ko, sir. Ang pangarap ko tatay, tumandang mayaman at wag.
Hindi kasi lahat ng namamatay lumanda, guwapo. Di ba? Pag mapera-mapera ko, magpapalitoke ko lagi. Para pag nag-edad na ako 80, kung habang na ako 50. Yes. Kaya sa edad ko 52, happy na ako. Happy na ako. Minsan ako nagpa-bala. Masakit nga lang. Kasi tinuro lang ng 35 karayon. Pero worth it. Pag nag-reunion kami, ang tatanggal ng mga bags ko, ako nakangiti. Diba? Pangarap ko kasi, at excited ako tuwing may reunion. Kasi kahit ang simple-simple ng datingan ko, parang hindi ko sila kabats. Hindi sila kabats. Inis na inis sila. Di ba? Pabaya, pakitaan ko yung mga picture ng kabats ko. Anyway. So, to become successful, kailangan ikaw ang boss. Kailangan na intindihan mo ang pagkita. At kailangan daw ho, kilala mo ang pera. Ma'am, tanong lang ho, huwag yun sa'yo, magkano ang average money na kinikita ng OFW sa lugar kayo? 27,000 pesos. $28,000 per month. Tapos malayo sa pamilya, no? Di ba? Hindi ko ma-imagine. 900 pesos lang sa okay, 28,000 a month. Okay. Di ba? Di ba? Kinakalma ko sa sarili ko. Nagugulang pa ako. Kinakalma ko sa sarili ko. Okay? Sa dati kong company, naiinis ako kasi ang date kong kinikita ko, 600,000 a month. Bago ko tinayo itong company na ito tayo, sa dati kong company, kasama ko si Ate Mel, ang average income ko, 500,000 a month. Umalis ako. Hindi na ako nag-isip. Nag-wisit ako. Umalis ako. Ilang milyong Pilipino kaya ang nasa iba't ibang bansa at nagtsatsaga sa maliit na kita. Sa oras na. Diba, napakarami nila, milyong-milyong ng OFW. Sa buong mundo. Nakikipagsapalaga, nagtsatsaga malayo sa mga mahal sa buwan. Okay? Sa pinanggalingan kong kita, papangarapin ko bang mag-indiano? Hindi. Sa pinanggalingan kong kita, papangarapin ko ba na mag-OFW? Hindi. Hindi. Noong 2004, nagpagawa kami ng bahay. Sabi ko, nag-hire ako ng mga trabahador. Sabi ko dun sa foreman, first 3 months, kailangan natin ng mga karpintero, mason, at labor. Pagkatapos ka po ng 3 months, tanggalin mo yung mga karpintero, mag-retain ka lang ng mason at damihan mo ng labor. Pag mag-finishing na, saka mo ibalik yung mga karpintero. Okay? Program of work. Kasi, kailangan mo lang ang karpintero pag magpupundasyon at magdidemolish. Pag nakapundasyon na yan, hindi mo na kailangan ng karpintero. So, si Dean, isa sa karpintero, si Dean, napakagaling. Nakaupo lang ako, trabaho sila. Ang sabi ko sa forma, mitingin mo lahat ng tao, pag Sabado, i-a-announce ko yung mga tatanggalin. Hindi nila alam kung sino matatanggal. Kaya kung gusto mo ng trabaho, galingan mo. Nakaupo lang ako. Pagdating ng Sabado, kakausapin ko yung foreman, yung dalawang yun, tanggalin ko. Wala nang tanong-tanong kung bakit. So, nung sumunod na mga linggo, hindi pwede ang petty acts. Kasi alam nila, pag hindi ko na gusto ng trabaho, tanggal. Wala nang paliwanag. So, ganun lang ako, nakaganun lang ako. Nung natapos sila din, nalaman ko na lang, nag-Maynila.
nung mag-start na yung kisame, sabi ko sa foreman, tawagin mo na nga si Bing. Si Mr. sabi niya, pauwiin mo na. Kasi nasa Manila nga daw. Nag-anim na buwan mahigit sa Manila. Kasi mahigit isang taong ginawa yung bahay. Okay. Pangbalik ni Bing. Kasi sir, may problema. Ano problema, Bing? Yung rent ko ho kasi iba na. Nung kinuha ko siya, 250 per day. 2004. Okay. Mura pa dun eh. Ang labor nun, 100 na. 75 pesos. So sabi ni Kim, sir, kasi may problema. Hindi na ho kasi 250 ang rate ko. Magkano na din? 400 na. Upang noon, nag-Maynila ka lang, pagbalik mo, 400 na. Okay. Tama si Bing. Sa Manila kasi, nakilala niya ang mas malaking pera. Kaya nung bumalik siya sa akin, hindi na yung 250, kundi 400 na. Ibig sabihin, nakilala niya ang malaki at maliit na pera. Kailangan alam mo ang worth mo. Alam mo dapat yung value mo. Kaya ang mga empleyado sa banko, pinapirate. Diba? May isang magaling na empleyado sa banko, kumari, BDO. Hanapin ang kalabang banko, yung magagaling, o ofera nila, lumipat ka sa akin, tatapatan ko at tataasan ko yung sahod mo. Ganun yan. Kapag kayong empleyado, kumikita ng 650, kinuha ang 1,000, kukulit ulit, sasabihin, sasabayan ko ang 1,000, lilipat ka din. Hindi na yan babalik, except kung mas tataasan mo. Ibig sabihin, na-identify na niya ang malaki sa maliit. Kaya kayo patuloy sa ginagawa nyo, kasi hindi pa kayo nakakatikim ng mas malaki. Kaya lahat na nakatikim ng mas malaki, umayon. Diba? Nakikipag-iwalay. Joke? Yan po sa yung reason, that's why na yung iba ko ng mga tingi-tingi po na balanda. Kasi na-identify ko po yung small, tsaka ang small money. That's good. Para daw mo yung mama, kailangan ma-identify mo yung mas malaking kikitain. Yes. Okay. So after ko ma-present ito, kailangan yung gumawa ng desisyon. Kung ano man ang pinagkakantaan nyo sa oras na to, tanungin nyo ang sarili nyo. Ito pala ang tatlong sikreto para yumaman. May sariling negosyo. Dapat ikaw ang boss, kailangan kumikita ka ng malaki. Ang tanong, saan ka pupunta paglabas mo ng gate? Anong desisyon ang gagawin mo? Yan ang tanong, di ba? Kasi sana itong seminar, kung pag-uwi mo sa bahay, dati ba yung gagawin mo? Di ba, ma'am? Sayang! Itinuro ko pa sa iyo ang pagyaman kung wala kang gagawin desisyon. Okay. Takot pag-negosyo kasi walang puhunan. Sabi dito, para lumaman, may sarili negosyo. Maglani, magkano mag-set up ng isang pwesto na katulad mo dyan sa show? More or less? 300,000. Kaya hindi lahat naglalakas loob magtayo kasi 300,000. Laundry shop, computer shop, o kahit na anong traditional na negosyo, kailangan mo 100,000 pataas. Eh sir, paano yan? Para daw yung mama may sariling negosyo. Kaya ho may PHI. Sa PHI, sa halagang 4,002, may sarili ka ng negosyo. Kaya ho may PHI. Sa halagang 4,002, may sarili ka ng negosyo. Ilan ang pwesto mo, mga plan? Sa
Isa na lang, dati umabot ka ng ilan? Tatlo. Di ba mas malaking kumita sa tatlo kaysa sa isa? Kaya nga, ang iba, mas maraming negosyo, mas mayaman. O di, sa PHI, 75,200, may pinto ka ng negosyo. Seven accounts. Naalala mo tayo kung present ni Jay? 5,000. Pag nakabenta ka ng photo, may 700 ka. Pag in-code, may 500 ka. Pagka yung mga downline mo, malaki na ang grupo, may 0.5% ka sa kita niya. Pang-apat, pag nag-pares, isang pakin sa kaliwa at sa kanan, may 350 ka. Sa bawat account, may guaranteed income na 10 million plus. Hindi ka ba excited? Pag bumili ka ng 7 account, sa halagang 25,200, pag lumaki ang grupo mo, pwede mong kitain 70 million guaranteed. 7 million. Abay, ito ho ang dahilan, ba't excited kami? Ewan ko kung excited kami. Excited! Diba? Sa halagang 4-2, may negosyo ka na kay PSA. Okay. Isang check na to. Paano naman dito sa pangalawa? Loan leverage. Ate Mel, sa oras na to, ilan ang downline mo? Total. Marami na sa pinagbigyan. More or less 400. Okay. Ay, more than 500. More than 500. Eto si Imelda Manila, sa buong ilalim niya, meron ng 500 plus. Posible ba, ma'am, na pagkatapos ng 2 taon, ang nasa ilalim niya ay nasa 10,000 katao? Posible ba? Yes! Kasi nung sumali siya, nag-recruit siya ng 2, yung 2 kumukuha ng tip na 2, at yung lahat kumukuha ng tip na 2, darating ang araw ko, mahigit 10,000 ang tao sa ilalim niya. What if umabot siya ng 40,000 katao katulad ni Lusuka? 10 million. Sa dati kong kumpanya, wala pang 2,000 ang tao ko, kumikita na ako ng kalahating milyon kada buwan. This is the point. Yung nangyari kay Lucio Tan, sa networking at sa PHI, pwede mangyari sa iyo. Pag dumadami na ang tao sa ilalim. I-check na natin ito. Pangatlo. Sa dati mong ginagawa, kumikita ka ng minimum wage. What if kada Biyernes, unti-unti, kumukubra ka ng 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, tinigil ka ba? Hindi na. Hindi na. Magkano ang unang kinukubra mo? May likod ka ba lang? Wala pa. Sarili pa lang. What if katulad ni Grace at ni Ma'am Bell, nagre-recruit na? Nag-i-sponsor na. At yung mga na-sponsor ang dumadami ng dumadami every day. May palatandaan ang mga babae pang limayaman. Gusto niyo ituro ko sa inyo.